Hi mga ka-classroom. Well, matagal-tagal din wala akong uploads ano. Kasi naging busy tayo sa mga project at project dito sa bahay lang naman. Pero dito ko sinadya magsimula ng pagbibideo kasi gusto kong pakita itong ginawa ko ngayong summer. Actually, ito yung pinakahuli kong ginawa kahapon lang. Ito yung aming altar. Sabi ko, matagal-tagal na rin kami dito sa bahay. Meron ng more than 25 years. Sabi ko, wala tayong dissenting altar. Siguro to give praise and thanks to the Lord sa mga blessings na binigay niya sa atin. So, sabi ko, natapos ko rin and I feel fulfilled now. Ito, talagang DIY lang to. Makikita niyo yung ito. Ano lang to? Wallpaper to na binili ko sa Divisoria. 180 isang roll. May feature na niyo. Okay, isang roll siya. Ito, yan. Isang sheet siya. Isang roll sheet siya. Kaysa na kayo, ako na rin nagka-camera man sa sarili ko. Buti, nakabili na ako ng stand. At yan. Okay, so, gugupiti mo siya. Sukat mo. Ayan, ililikit na siya roll. No? So, bakit ako nag-DIY? Kasi, unang-una, instead of parang boring ka, wala kang ginagawa. Kung DIY ka, marami kang mga natatapos na projects and natapos mo, very fulfilled ka. Diba? So, yun ang una kong concern. Pangalawa, kaya ako nag-DIY. Teka, ano nga pala yung DIY sa mga hindi nakakalam? Do it yourself. No? Gawin mo na kung kaya mo. And tapasok tayo sa pangalawang consideration bakit. Pagka nag-DIY ka o nag-do it yourself ka sa mga project, at least sa bahay, makakamura ka, siyempre. Wala kang binabayalang labor, no? Pangalawa, ikaw sa sarili mo, makikita mo kung ano yung maganda, ano yung fit dun sa taste mo o panlasa mo dun sa ginagawa mo project. Siguro yung third, sabi mo na meron kang pagpapahalaga sa time mo kapag ka talagang meron kang dinapos na magandang project, do it yourself project sa isang period of time. Like dito kahapon, would you believe kahapon ko lang maghapon yung ginawa? And then, pero yung pagbili ng mga, namili kami ng misis ko sa Catholic trade sa Tayuman. And then sabi ko kulang na ang isang level kulang na. So ang ginawa ko, naglagay ako rito ng glass shelf bracket. Ayan. Medyo nakatago eh. Ayan o. Glass shelf bracket. Ando din sa may load. And may nakita akong glass extra dun sa baba namin. Extra glass. So sabi ko, bakit hindi natin gawin ng second level no ng shelf. So sa shelving, may mga na ma-maximize kang maliliit na space using yung creativity mo lang at saka yung nakita mo na sa ibang mga YouTube channels din on how they decor. Yun naman, yung nakita ninyo na pin light na yun, ginawa ko lang din siya ng actually meron kasi akong tools, yung boring tools, pambutas, no? Kumuha ko na isang maliit na ayun, nakita nyo. Yung maliit na piraso ng plywood, no? Yung pinaka, siguro matira-tira doon sa mga nauna ko mamang ginawa. And then, nilagay ko doon, nilinyahan ko ng wiring, and here it is. Ayan. Oh, ayan, nilagyan ko ng wiring. Patingin ko yan. So, nilagyan mo, magkakanot ng ilaw. Mga simple electrical, simple carpentry. And, before you know it, meron ka ng magandang project. Well, isa rin sa mga ginawa ko itong area na to. Yan. Sabi ko, sayang naman yung pictures ng anak ko kasi masikip na sa kwarto nila. Sabi ko, ba't di ko lagyan ng area dito para ma-recognize yan. Ito ang dalawang to. Binili ko yan sa Divisoria nung Christmas season. Yan.
nakabili ko doon, eh, may Taiwanese na, na nagtitinda doon. Okay? So, lahat to, ginawa ko para hindi boring ang summer. And at the same time, productive pa. Yan. Ngayon, ito naman ang ginawa ko rin project. Mga last week siguro, mga 4-5 days kong ginawa to. Well, on and off lang ako. Hindi naman siya talaga full time. Una kong ginawa ay ito dati. And so, tinanggal ko nga. Yan. Yan. Sinanding sealer ko siya. Tapos, nilagyan ko ng varnish. No? Nipon. Nipon na varnish. And before I know it, ang ganda. Kintap pala ng finish. And yan, may rack na ako. Maraming extra pa na hindi ko pa alam paano lalagay ko dito. Maghahanap ako ng siguro mga books at mga DVDs. Yeah, meron pa akong tatlo pa na extra ng shelves dito. Okay. Now, ito naman, ang sunda mapakita ko sa inyo, itong ginawa ko dito sa wallpaper lang din to. Yan, yan, yung wall na yan. Yan, ang ganda sa taas. Ayun, no? Okay, ginagamit ko itong aking tripod. Yan, nabibili ko lang yan sa divisoria. So, ang sinasabi ko, itong wall namin na to, yan, binili ko lang sa divisoria yan, yung wallpaper na yan. Oh. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yan, no? Yan, isang roll yan. Matali lang naman. At nung una, medyo ang dami ko sinayang na, kasi merong adhesive yan dito sa likod. Dami ko na sayang na, ganito. Wallpaper. Anyway, bandang huli, nung bumili ulit ako doon, nung bumalik ako doon sa may bilihan ng wallpaper, sabi sa akin, sir, ba di ka gumamit ng flattener? Ito yun yung flattener, yan o. So, pagka nilagay mong ganyan siya, yeah, just a brief demo, inanggal mo na, igaganong siya. Ayan. Hanggang sa atin again. And flat na flat siya, hindi nagugusot-gusot. So, just sharing to you yung mga natutunan ko din sa ibang mga mahilig din mag-DIY sa bahay. And pag nakita mo na yung result ng ginawa mo, you will be amazed na sabihin at sasabihin mo sa sarili mo na, wow, kaya ko palang gawin. Ito, binarnisan ko lang din to. Ito yung pintuan. Nasabi ko pintuan nitong cabinet na to. Ginawa ko siyang shelf. Gumawa ako ng metal bar dito, angle lang para maging L bar na may design. Siguro mga 2 days kong gina-welding yan. Yeah, gina-welding ko talaga yan. And pininturahan. And ayun yung isang pares. Gumawa ako ng mga 10 pairs niyan. Kaya sabi ko, marami ko siya na magagawa out of dito. Now, bakit ko naisip? Kasi may nabibili namang mga L-bar, di ba? Okay, ito, pakita ko sa inyo, ha? Ayun, o. Oh, yung L-bar na to. Yan. Tsaka yun, yung nasa dulo. Pero, magkano ang L-bar na gano'n? Yung commercialized na L-bar na. Ayun yun yung gano'n yung turo ko. Magkano isa nun? Would you believe? 120 ang isa. 120. Sabi ko, nung una akong bumili, worth 600, medyo okay pa. No? Ganda naman ang naging result. Pero sabi ko sa sarili ko, so every time ba na maglalagay ako ng shelf, do I need to spend as much? Sabi ko, tas napaka-simple pa. And then, ginawa ko, nanood ako sa YouTube. And look what I found. Nakita ko ng magagandang design ng L-bar, shelf bar, patawagin din. Oh. So, I made my own. O, yan. Matusawa pa yung shelf na
na ilalagay ko. Di ba? Okay. Next, ito naman. Ito, mga lumang, ano na rin to, woods sa bahay. But as you can see, akala mo, barisado, ano? Hindi. Ano rin yan? Wallpaper din yan. Kinoveran ko yan. Yan. Tawag din kasi dun, sticker paper eh, no? So, kinoveran ko yan, and look what I have made out of it, no? So, ganun din ang ginawa ko dito sa shelf na to. And dalawa na yan, ang storya niyan, dalawang kahoy na yan. Actually, isang ano yan eh, isang center table na China. Eh, katagalan, yung malikot kong apo kasi, ay inaakit-akit ang tinatalong-talonan yung center table, imagine. So, medyo nag-warping yan. Kasi yung mga bracket sa ilalim, reinforcements, nawala na rin. So, ang ginawa ko, nilagari ko yan. Nilagari ko sa gitna. And nakagawa ako ng dalawang shelf. And look, doon ko nilagay yung mga low books ko dito. Sa taas naman, mga iba pang mga books din na malalapad. And yung mga medyo lagi kong ginagamit. Ayan. Laging ginagamit ng teacher. Ayan po, ayan. And then may extra pa para dun sa mga DVD na madalas ko rin panoorin. Ayan yung mga DVD namin dito. Mga nasa lata na. Ayan, mga nakalata na, okay? Ayan, oh, ayan. Ayan, mga nilagay na namin dito. So, anytime na gusto kong manood, nandito lang para kunin. Okay. And sabi ko, ang dami kong kalat. Pero, look. Cluttered siya, pero makikita mo, organized pa rin. At maganda rin siyang natingnan. Ready na para sa next school year with this project. So, ayun, no? Yung isang shelf na ganito ay ito. Asa na isa? Asa pa? Ayun. Ginawa ko rin to kahapon. Extra shelf para naman sa bag namin ng apo ko. Yan. Kaya, nyo? So, sabi ko, at the end of the day, meron ka natapos sa project. Di ba? Na-organize ko na yung room. Wala nang kalat. Wala na siyang kalat. Kita nyo. Yun. And siguro, at dagdag ko sa ito, dagdag ko na rin. Yung nabili ko na ito, curtain, no? Sa divisoria din. Kaya lang, pagka nag-canvas ka, ang unang tindahan makikita mo, sa presyo lang ganito ng 2,500 to 3,000. Paano ito gumagana? Meron siyang nihila rito na string. So, pwede mo siyang itaas. Ayan, hindi wala akong makita sa labas. Nakaganyan na. Pwede mo isaliwa. Ayan, with more lights coming in. Ayan. Kung gusto mo, itaas mo siya totally. And wala kang curtain. No? Wala kang shades. Wala kang shades. Well, anyway, gusto mo. Kasi gusto mo lang for the natural light to come in, no? Okay din yan, no? And then, dito na, yung aking, kunyari yan lang naman. Nag-aspire tayong mag, sa YouTube, ayan. Dito na ang aking, ayan, kung tawagin ko yan ay editing. At least sa pangalan, meron tayong editing room. Ayan. Another DIY din, ayan. Ginawa ko din to kanina. Let's open the light. Ayan, ito naman yung aking ginawang project kahapon lang din. Gumawa ako dito ng extra shelf. Ayun, sa baba yung aming TV. Ayun, and ito may gagawin akong project ngayon. I-upload ko rin pagkatapos kong matapos tong video na to. Well, dun sa banda doon, nandun ang aming flat screen. Dami. And yun, yung aming para pagbanyo talaga sobra ng init. Pero, meanwhile, pag-uwis naman ng panahon, electric fan, pwede na. And then, ito, yung mga kauna-unahan kong project na ginawa. Yan, yung dalawa na yan. Diyan nagsimula ang lahat ng DIY project na to sa bahay namin. Eh, sabi ko nga, yung DIY project, ha? Aside from wise use of time, parang nagkakaroon ka ng self-fulfillment pagka nakita mo na maganda pala kinalabasan ng
project na pinaghirapan, ginawa. Yung wallpaper naman, nakita niyo yun sa ano na yun, sa aming built-in cabinets. Wallpaper din yan. Ginawa ko yan last vacation ko. Mga siguro mga May na rin siguro nagagaw na yun dyan. And I was not expecting this. Ayaw nga nung miss ko kasi sabi niya, hindi naman nagtatagal pag wallpaper. Well, contrarily, okay din pala siya, no? 1 year na siya, pero tingnan mo. Maputi pa din, walang nagbago, walang nagtutukla. And na-enhance niya yung room. Although, sinasabi ko rin nga, hindi lahat ng room namin nilagyan ko. Like dito, for example, sa wall na to, ayan yung CCTV, binubuksan lang yung pagkagabi. Like itong wall na ito, wala ito. Talagang gusto ko to remain as pure white lang. White. White lang siya talaga. Para nandun pa rin yung naturalness ng beauty ng kwarto. Ayan, puro white lang kami. And periodically, nagpapalit ng kurtina, misis ko. For now, pink yung nilagay niya. Pero scheduled na yan para palitan. With that, I am proud to say na marami tayong bagay na magagawa sa free time natin. Kailangan lang talaga maging imaginative tayo. And siguro, magkaroon tayo ng will, the drive, determination para gawin kung ano man yung nabivisualize natin na gawin. Teka, medyo madilim sila dito. Yan. Yan. Gawin natin ang gusto natin gawin and it will happen. No? Sa sobrang mahal na rin ngayon ng labor, ng pagpapakontrata, well, ito, meron tayong choice, meron tayong alternative. Medyo gusto natin stretch ang budget natin. At the same time, make use of our time fruitfully. Ayan. And ito, kita ninyo, kasi history teacher ako. Ayan, meron akong mga frame dito. Actually, itong mga frame ito, binili ko ito sa SM. Ayan, yung frame niya. Sama ko, misis ko niya. And, pero itong nasa loob, papyrus yan. Paper. Ancient paper na gamit ng Egyptians. No? Itadala sa akin ng isang pinsa na OFW from Saudi Arabia. And sabi ko, hanapan ko ng frame. Ayun na, nalagay na ng frame. Look what I got. Oh. Diba? And then, ayun, roon naman ng anak ko yung nandun. Eh, solo anak ko kasi kaya sabi ko, kung lalayo pa, kakalug-kalug na kami dalawa ng nanay niya dito sa bahay namin. So, mga classroom, ganyan, mga ka-eskwela, ha? Ito ang aking munting review. Teka, patayin na natin ang mga ilaw sa bahay. Nung aking mga DIY project, no? Okay? Mm-hmm. So, ganyan naman, ito ang aking bakit kasi dito sa third floor namin, ayun o, may mga switch ako dito. Ayan. Okay. Aha. Proud ako dyan sa altar namin na yan, ha? Okay. Ayan, nilagay ko na yung ilaw. Ayan. Only the natural light ang ginagamit natin. Ngayon, araw na to, sisimulan ko naman maglagay dito sa ilalim ng actually, ito kasi yung aming stairway pataas. Itong ilalim gagawa ko ng bunk bed yan ngayon. Start today. Bunk bed. And sa ilalim nun, sakali, nakakita ako sa divisoria nung nagpunta kami last day, the other day sa divisoria. Nung mga malaking storage na ano, rectangular plastics. Nung malalagay yung maraming sus nung mga bata para mawala na yung clutter. Okay. So, with that, mga ka-classroom, ka-schoolmate, mga ka natangka, ang pagiging isang teacher, have a good day, and kung nakita mo na nakatulong sa'yo itong
video na to, well, feel free to subscribe and maglagay din ng comment. Pwede mo rin i-share yung mga nakita mo, mga magagandang naging project ni Sir dito. Okay, bye-bye. See you again next time para sa mga susunod na DIY project ni Sir J. Kasi siya na medyo...